Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating general love reading for Leo. Take what resonates, hindi ito magre-resonate sa lahat. So kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Also, if you're a cross watcher, pwedeng maging ikaw ito at hindi si Leo. So bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang rules depende sa nangyayari sa'yo. Kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate at iwan mo naman yung hindi. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ma-appreciate yung subscription ninyo. Salamat sa mga likes, comments, shares. And yeah, we do have another channel, Madam PTV. Ayan, may Leo reading din po dyan. Feel free to check yon ha, kasi comedy channel yon. Na nagtatarot reading din, love reading for you. So feel free to check it out. Andyan sa description box, itatag ko na lang po. And if you're dealing with a Virgo, Virgo Philippines, so start na natin ang reading mo. Ang main energy na lumabas sa person mo is the Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Alam mo, ito yung person na medyo mahirap kausap, no? Ito yung tipo ng tao na maaaring hindi na siya sure pagdating sa connection or sa love na nararamdaman niya para sa'yo. Maaaring you are feeling cold dito sa taong to. Ikaw tong parang nag-i-expect, naghihintay, pero maaaring wala ka nang hinihintay pa sa kanya. Dahil siya to yung hindi na, parang hindi na siya, I don't feel like merong peacefulness sa inyo. Okay, so maaaring ikaw naman naghihintay ka, waiting for good news, waiting for this person, or maaaring gusto mong ng explanation coming from this person. Pero hindi na natin nakikita ang gagawin niya yun kasi you might be talking to a child, which is someone who is very immature. Maaaring ang hinihintay mo ay someone na hindi marunong magdesisyon, hindi marunong mag-isip. Okay, medyo may galit tayong nararamdaman dito, no? And maaaring you are waiting for someone na parang hindi marunong gumawa ng solusyon sa sarili niya. Yung tipong kailangan niya pa ng may mag-handle sa kanya. So, hindi ko nakikita yung maturity dito sa person na ito. A lot of hate actually and some kind of fears, no? So, maaaring natatakot din siya mag-approach sa'yo. This could be your ex-husband or ex-wife. Kung hindi man possible a relationship na medyo subok na ng panahon, naging matagal na, ibig sabihin. And because of that, ang dami ng realization. Pero hindi ko nakikita natututo siya. Okay? Maraming nangyari sa inyo, pero hindi ko nakikita na mapapagkatiwalaan mo pa siya. Kasi, nandun yung tipong uulitin niya ulit once na magkaroon ng pagkakataon and once na umalis ka or sabihin na natin possible na yung iba sa inyo kung magkakaroon ng opportunity gagawin at gagawin itong person na ito. Maaari nagkakos ito sa iyo ng anger with the Justice, Libra energy and also the Sun in reverse is here. So nagkakos ito ng unhappiness relationship or connection sa inyong dalawa, no? And yung isa sa inyo pwedeng nababawasan or nawawalan na ng emotions. Feeling parang nagkakaroon na ng blockage eh, or sabihin ng agwat sa inyong dalawa. Kasi sobrang hirap, lalo na kung tinatry pigilan ng isa kung ano yung nararamdaman niya. Or someone here is also being selfish sa connection or sa relationship niyong dalawa. So ang hirap, no? Kasi nga naman, paano mo i-work out kung hindi nila naman nakikipagtulungan yung isa? So, take what resonates kasi yung iba sa inyo, possible na ikaw to. Okay? Possible na nagkakaroon ng conflict, ang connection, ang communication, ang love, ang relationship sa inyong dalawa dahil mo. Pwedeng ikaw ang dahilan. Kasi yung iba dito, possible na yung kung paano mo siya pakitunguhan, doon nagkaroon ng problem right after marriage. Yung iba sa inyo right after marriage or right after ilang months, ilang weeks, biglang nagkaroon ng changes. Yung tipong gusto mo siyang baguhin, hulmahin sa kung ano yung gusto mo at hindi sa dating nakilala mo siya. Yung pagtanggap, wala na doon. Okay? Yung iba naman sa inyo, possible na ka-person mo yung may kasalanan. Dahil maaaring nagkaroon ng pagliliwaliw, letting go, ganyan. And nagkaroon ng some kind of mga maling desisyon na nagkaroon ng blockage sa inyong dalawa. Okay?
And pwedeng may mga nasaktan, ganyan. And yun, kaya nagkakaroon na ng alinlangan pagdating sa future nito. And lalo na yung iba sa inyo, possible din naman nga din sa ugali mo, pwedeng yung ikaw yung mapanghusga or yung sabihin na natin medyo mabunganga or yung kind ng person na kahit kaunti lang yung ginawa niyang kasalanan, galit ka agad. And ito yung nag-cause sa person mo para mag-desire or magkagusto or sabihin na nating mahumaling gumawa ng kasalanan or mapalayo ang loob sa iyo. And we have here the Four of Swords. This is separation. Okay? Pero nakikita ko itong separation na ito na parang walang pinagsisisihan. Ito yung tipong kaya ginawa dahil para matapos na at saka para makapagkaroon ng growth. Someone here is medyo mataas ang pride, pero nakikita natin yun na parang kasi medyo aggressive eh, no? And also selfish ang energy. Lalo na sa person mo with the Four of Pentacles, maaaring tinatry niyang itago yung mga bagay-bagay. Pero hindi ko nakikitang maitatago niya ito for long. Kasi you have this high priest energy, high priestess energy. Yung iba sa inyo, may rason ka kung bakit ka ganyan. Okay, may rason ka kung bakit, kung ikaw yung sinasabi nating mabunganga or sabihin na natin, yun nga, mabunganga pagdating sa person mo. Well, you have a lot of reasons. Una sa lahat, hindi ka na masaya. Pangalawa, nakikita mo or nararamdaman mo yung kung hindi man yung pagbabago, may pagdududa na. So, bakit ka magiging masaya? And ay bakit mo maiisip na maging, you know, positive, diba? So, maaaring kaya ka ganyan dahil may mga rason ka rin. Also, with the Five of Pentacles, maaaring may nawala sa'yo. Yung iba sa inyo, money problems ito. So, nagpatong-patong, no? You could be this kind of person na miserable ang buhay mo, lalo na that you are facing your karma. So, this could be your karmic person right here, okay? So, maaaring although you are married, although nandyan na yung sinasabi na nating matagal na pagsasama, marami na tayong, kumbaga, na-realize and nakikita natin dito na lumago or lalong lumalim yung spiritual knowledge mo and ito yung nakatulong sa'yo para ma-realize na nasa maling relasyon ka. And with the Five of Pentacles, I feel like kung ano man yung magiging loss dito and the Tower, nakikita natin actually ito ay yung ending na masaya. Alam mo kung bakit? Four of Wands is at the end card right here. Ibig sabihin, mas makakabuti, mas makakapagbigay sa'yo ng stability, mas magiging masaya, mas magiging happy, at it's stable ang buhay mo kung wala siya. So, wala kang dapat pagsisihan, wala kang dapat, hindi ka dapat malungkot, lalo na kung nag-end na, kasi the Tower is here. Kung hindi pa naman nag-end, mas makakabuting i-end na lang para mas ma-achieve mo yung positivity, yung buhay na masaya, kasi at least panatag ka, okay? Na although wala siya, meron namang mga opportunity na lalapit na lang sa'yo basta. So, that's it for now, Leo. Thank you for watching. I hope naka-resonate kayo. I'm sorry. Why did I say Leo? Is this a Leo reading? Yeah. Minsan nalilito na ako. So, yeah, this is a Leo. Yes, this is a Leo reading. Ano ba yan? Nalilito na tayo. So, kayo na pong bahala mag-subscribe, mag-like, mag-comment, mag-share. Salamat po. I love you all. Thank you for watching. And bye-bye.